pagpapala ng Diyos, bukod tanging siyang gabay sa paglilingkod sa kapwa at pagbuo ng simbahan. Bukas pala di ba'y loob mukha ng Diyos binabalas. Dito ang magdiriwang pagbili binahagi sa iba, higit mo pang pinagyaman. Pinag-ugnay niyakap mo hanggang lahat ay mayakap sa piling ng ating Diyos at sa birhen ng kaisasay. Dito ang pagdiriwang pumileyo pinagyaman. Yaman, sama-samang paglalakbay. Halina o Panginoo, sama-samang ibagdiwa. Hininto ang jubileo, papuri at pasasalamat. Kilala natin ang 23 college scholars para sa taong panuruan 2022-2023. Pangarap ko pong maging isang architect. Ako gusto kong maging isang marketing manager. Nais ko pong maging isang IT specialist. Tulungan niyo po akong maging isang accountant. Pangarap ko maging isang entrepreneur. Gusto kong maging isang certified public accountant. Nais ko maging programmer. Tulungan niyo po ako maging IT specialist. Pangarap ko pong maging isang piloto. Gusto ko po maging isang electrical engineer. Nais ko pong maging isang teacher. Tulungan niyo po akong maging isang guro. Pangarap ko pong maging software engineer.
Gusto ko pong maging isang guro. Nais ko pong maging isang pulis. Tulungan niyo po ako maging isang accountant. Pangarap kong maging pulis. Gusto ko pong maging isang magaling na guro. Nais ko pong maging magaling na inhinyero. Tulungan niyo po akong maging abogado. Pangarap ko pong maging bumbero. Gusto ko pong maging isang psychiatrist. Nais ko pong maging engineer. Sila ay nahirang hindi lamang batay sa kanilang academic performance, kundi gayon din sa kanilang paglilingkod sa simbahan at pagsunod sa mga panuntunan ng pagiging mabuting scholar ni Santo Padre Pio. Katulad na lamang ni Ana Maria Palillo na taga Santa Elena, City of Santo Tomas, Batangas. Kasi yan lang po yung isang bagay na lagi sinasabi sa akin ng papa ko, na may pamamana nila sa akin. Wala po kami tapat na mapagpuunan. So yan po yung nagiging motivation ko po para po makapagtapos po ng pag-aaral. Sa amin po magkakapatid na lang yung dalawa. Ipapalad po at kakayanin. Sa amin magkakapatid po. Ako lang po yung makakagraduate na sa college po. At bilang isang anak po, gusto ko po maranasan ng magulang po nung umakyat sa stage, hindi po makahawak po ng totoong diploma. Sobrang-sobra pong laking tulong na makasama ako sa eskola ni Pio. Sa simbahan po, sa mga tao sa likod ng programang ito, sobrang-sobrang thankful po ako kasi isa po kayo sa mga dahilan kung bakit magpapatuloy at papatuloy pa rin pong tuparin yung mga pangarap ko. Dumagdag po kayo sa mga nagbibigay ng lakas ng loob, mga rason kung bakit andito po ako, nananatiling nakatayo, lumalabat po para sa pangarap. Ang inyo pong suporta ang magiging daan para matupad ang kanilang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Sana'y tulungan niyo kaming makamit ang aming mga pangarap. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at papagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang maihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at agaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael at Anghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampun sa iyo, Mahal na Ina ng Diyos at aming ding ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong bawain sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimagiti sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay. Kadalas ay nililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang managaalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manangawa na ang laganap na bigating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isamo mo sa iyong mahal na anak tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Kana Galilea na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagkukunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para buksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalanghanang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdum sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salo upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis sa Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Golden Jubilee Prayer for the Archdiocese of Lipa. Renew us, O Lord, as we gratefully recall your history of providence in our ecclesiastical province of Lipa, and so rejoice at the Golden Jubilee of your faithfulness and love for us all, albeit unworthy as we all are. Ever merciful Father, bear with us. Bless us with the best of our ability to do more and to have more for others, so that we may be more for you. May your Holy Spirit continue to guide us in our resolve to go deeper and farther in our journey of faith in witness to that fullness of life in you. Gift us with new fervor and new methods as we, in union with the Holy Father Pope Francis, welcome the new dawn of a synodal church. This we ask you through Christ our Lord. Amen.
Saint Joseph, pray for us. O Blessed Mother, Our Lady of Kaisasay, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
Amen.
Magsitayo po ang lahat atin pong darasalin ang Angelus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ang Diyos si Santa Maria at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Hesus Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesus Kristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng iyong pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesus Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Manatili pong nakatayo at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ipinagdiriwang ng simbahan sa Pilipinas ang Kapistahan ng Batang si Jesus, ang Santo Niño, isang natatanging kapistahang para sa atin lamang mga Pilipino.
Hilingin natin na ang kapakumbabaang loob ng Panginoon ay ating makamtan sa pamamagitan ng ating patuloy na pagtulad sa kanyang buhay. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lalo't higit ang intensyon ni na Restituta Miklat at ng kanyang pamilya. Lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa lahat ng namayapa nating mahal sa buhay, lalo't higit si Teresita. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinulugtan niya,
kayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya'y maging tao namang totoo. Maging amin awang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong mga pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaw ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati na samsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, ang pagpalo sa pagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matitag at panatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kangahangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, at sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak, yaon lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparanig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa'y namamalas,
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng simbahan dito sa Pilipinas ang isang natatanging kapistahan na tayo lamang mga Pilipino ang mayroon, ang pagdiriwang ng kapistahan ng Batang si Hesus, mas kilala bilang Santo Niño at maraming uri ng Santo Niño, depende sa lugar. Taas ho ang kamay ng may Santo Niño sa bahay.
Ayan, marami. Ano ho? Anong suot ng santo ninyo sa bahay? Mayroong ibang nakapula, ang iba'y berde, ang iba'y maaaring nakasuot ng pulis, ang iba'y nakabarong, ang iba'y pinagsusuot ng parang pari, ang iba'y pinagsusuot ng kung ano-ano. At sanay tayo sa ganoong mga gawain sa batang Santo Niño. Sabi po sa mabuting balita, ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay ang sinumang tumutulad sa mga bata. Yun ang dahilan kung bakit si Hesus ay naging bata, sapagkat siya ang pinakadakilang dapat tularan nating lahat, ang Santo Niño. Ang tanong po sa atin, tumulad na ba tayo sa Santo Niño? At paano mong masasabing tinutularan mo ang Santo Niño? Kapag babinibihisan mo ang iyong Santo Niño ng damit na gusto mong ibihis sa kanya, ibig sabihin may tinutularan mo na siya? O halimbawa, yung mga laging sumisigaw ng Viva Santo Niño, walang sumagot, parang kay tulog na. Kapag ba sumisigaw tayo ng Viva, ibig sabihin ba'y tinutularan na natin ang Santo Niño? O yung mga sumasayaw ng sinulog, ng mga ati-atihan, yung ipinagpipiesta ang Santo Niño, ibig sabihin ba'y tumulad na tayo sa Kanya? Yun po ang malaking tanong, mga minamahal. Kasi baka ang Santo Niño dyan sa bahay, baka nagiging Barbie na lamang. Alam nyo ka po ang Barbie? Di kaya mga Barbie ay binibihisan ayon sa gusto ninyong bihis. Ay baka maging ganoon ang Santo Niño. Kaya magandang pagnilayan ngayon, mga minamahal, kung paano tayong magiging dakila sa pamamagitan nitong mga panlabas na ating ginagawa sa kapistahan ng Santo Niño. Ang sabi po ay, hindi lang dapat viva ng viva, dapat din siya ay kinikilala. Hindi din lamang yung siya ay ipinagpipiesta, dapat siya ay dinadama. At hindi lamang siya binibihisan, siya dapat ay tinutularan. Tatlong bagay, mga minamahal. Una, kapag ba tayo sumigaw ng Viva, ibig sabihin ba ay kilala na natin ang ating ipinagsisigawan? Nakakatuwa po minsan yung mga taong Viva, tapos nakikiviva din. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng Viva? Marami sa atin hindi. Pero hindi tayo nakikibiba. Ano? Biba eh. Ang ibig sabihin ng Viva, mabuhay, pinagpala, natatangi. Pero, mas karapat dapat ang pagsigaw ng Viva kung kilala mo ang iyong ipinagsisigawan. Kapag ba tayo sumisigaw ng Viva, kilala ba ninyo si Kristong ipinagsisigawan? Si Hesus ba'y kinikilala ng iyong isip? Sapagkat doon nagsisimula ang kababaan ng loob, mga minamahal. Kapag naunawaan mo kung sino ang iyong gustong sundan. Sana sa susunod nating pagsigaw ng Viva, sana yun ay patunay na gusto nating makilala si Hesus. Gusto natin siyang kilalanin kung sino sa talaga siya at kung paano tayo makasusunod sa kanya. Dapat alamin, dapat pag-aralan ang buhay na kanyang isinabuhay. Yun ang tunay na pagkilala kay Hesus. Ikalawa, ipinagpipiesta, isinasayaw, itinataas. Pero ramdam ba natin ang ating mga ginagawa kapag tayo nagsasayaw? Kapag ipinagpipiesta ba natin ang Santo Niño, nararamdaman ba natin kung sino talaga at ano ang ating ipinagpipiesta? Dahil matapos natin siyang makilala,
dapat sa'y ating dinadama. Dapat ating nararamdaman ang nararamdaman ni Jesus. Siya'y naging bata, siya'y naging masunurin, siya'y sumunod sa kanyang mga magulang, siya'y naging mababa. Dapat alamin, dapat dinadama. Ang pagsigaw ng vivay lumalalim dapat sa pagkilala. Ang pagsasayaw sa kanya'y lumalalim dapat sa pagdama. At ang pinakamahalaga, yung pangatlo, ang Santo Niño hindi lamang binibihisan, siya'y dapat tinutularan. Dahil sayang naman kung lagi niyong bibihisan ang Santo Niño, gayong hindi naman natin masundan ang buhay na mayroon siya. At isa ang kahulugan ng buhay ng Santo Niño, yun ay pagmamahal at kapakumbabaan lamang. Wala nang iba. Gusto mong sumunod sa Santo Niño, maging mapagmahal ka. Gusto mong maging katulad ng Santo Niño, magpakumbaba ka. Ay ang mahirap nito ay viva viva ba tayo? Sayaw-sayaw tayo. Bihis-bihis ng Santo Niño. Tuloy naman ang iyong katarayan. Madamot ka pa rin naman. Hindi ka naman makapagpatawad. Ay kahit ikay maghapong nagsasasayaw, kung hindi mo babaguhin ang iyong ugali, walang biyaya. Kahit ikay magdamag na nagvivi-viva, kung hindi ka naman magpapakabait, ay anong iyong makukuha? At kahit padamitan mo ng ginto ang iyong Santo Niño, kung hindi ka handang magpatawad at magmahal, walang saysay ang lahat ng iyan. Dahil sa pagkilala sa Kanya at sa pagdama kung sino siya, doon lamang natin siya masusundan at maipapakilala sa iba. Sinasabi ko po bang masama ang pagsayaw ng sinulog at ang pagviviva? Baka may ako na naman ang masama dito, ha? Wala akong sinabing ganoon. Hindi ko ipinagbawal na masama ang viva viva. Ang sinasabi ko'y may mas malalim dapat kahulugan ang mga panlabas na gawaing ito. Dahil yun ang tunay na pagsunod at pagtulad sa Santo Niño. Ay, Father, paano ga po yung pagmamahal na may kapakumbabaan? Kung ikaw ay magulang, kapag ikaw ay pagod na sa pagiging magulang, hindi ka pa napapasalamatan ng iyong mga anak, pasaway pa. Pero patuloy kang magtatrabaho para sa kanila, yun ang pagmamahal na may kapakumbabaan. Kayo bilang magkakaibigan, kahit kayo magkakaaway, bakit kapag kakailangan ng tulong ng iyong kaibigan, sugod ka sa kanya, yun ang pagmamahal na may kapakumbabaan. Kayong mga magkakapatid, kahit na kayo nag-aaway-aaway, bakit kapag kailangan niya ikaw, naroroon ka? Kahit siya ayaw mo, yun ang pagmamahal na may kapakumbabaan. Bakit kapag ikay nagkakasala, kapag ikay bumabagsak, kapag ikay nagkakamali, bakit ka patuloy na pumupunta sa Panginoon? Yun ang pagmamahal na may kapakumbabaan. Sa mga ganoong paraan pa mga minamahal, unti-unti nating natutularan ang Santo Niño. Mas malalim iyon kaysa sa pagbibihis, mas malalim iyon kaysa pagsayaw at sa pagsigaw ng viva. Dahil sa mga ganoong pagkakataon, itinutulad natin ang ating buhay kahit mahirap sa buhay ng Santo Niño. Yung nabuhay na bata, mapagpakumbaba, mapagmahal. Ay, Father, ako naman ho ay magagalitin eh. Ay, ba't naririto ka? Ikaw yung magagalitin na nagsisikap magmahal ng may kapakumbabaan. Ay, Father, ako naman ho'y nasa maling relasyon ngayon eh. Ay, bakit naririto ka? Yun ang nasa maling relasyon, pero nagpipilit magmahal ng may kapakumbabaan. Mga minamahal, wala po tayong kayang gawin para ilayo ang katotohanan ng tayo'y mahal ng Diyos. Wala kang kayang gawin.
Wala kang kasalanan kayang gawin kahit ang pinakamalaki para baguhin ang katotohanan iyon. At yun ang turo ng santo ninyo. Kaya sa mga pagkakataong nagkakamali ka, sa mga pagkakataong nawawalan ka ng pag-asa, sa mga pagkakataong napapagod ka, dumulog ka sa Kanya. Mauunawaan ka niya sapagkat Siya ang Diyos na naging bata, ang Diyos na nagpakababa para tayo'y mahalin. Yun po ang hihilingin natin sa banal na misang ito. Kay Hesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, ang tunay na presensya ng Santo Ninyo sa atin, ibubulong natin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo naman po ako ng isang mapagmahal at mapagpakumbabang puso upang ikay unti-unti kong makilala, ikay unti-unti kong madama, at ikay unti-unti kong matularan sa pamamagitan ng mga panlabas kong paghahanda at pagdiriwang ng Santo Ninyo, ang katotohanan ng ako at ang aking kapwa ay minamahal mo ng may kapakumbabaan. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Ninyong huwaran ng mga kabataan, pagtuunan natin ang ating kabataan at ipanalangin sila at ang kanilang mga pangangailangan habang ating sinasabi, Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Nawa ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa Francisco, ating Obispo at mga pari, ay mapamalas ng natatanging praktikal na pagkalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Nawa lahat ng guro at ang media ay makatulong sa pagkikintal sa ating kabataan na mga tunay na pagpapahalaga at maganyak sa kanilang maisabuhay ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Nawa lumago ang ating kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Naway alagaan ng lahat ng magulang ang kanilang mga anak tulad ng pag-aalaga nila Maria at Jose kay Hesus, at tulutan nawang mahubog nila silang maging mabuting mamamayan at mga masisigasig na kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Nawa matiyagang palaguin ng lahat ng libuto ng Santo Ninyo ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Panginoon, tulutan mong pagmalasakitan namin ang mga kabataan ngayon at pagsikapan namin ang kanilang kapakanan. Alang-alang sa pag-ibig sa iyo na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtaniyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kahayahan, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakila ng lahat ang naparito mong kanal na siyang nagmulat sa bulan, sa piyay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagtupos mo
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Kay aming inaanyayahan araw-araw para sa pangumagang panalangin bago magsimula ang unang banal na misa. Gayon din tuwing ikawalo ng gabi para sa ating banal na oras. Ito'y upang ipanalangin ang inyong mga intensyon na isinusulat sa mga sobre na inyong inihuhulog sa mga donation boxes. Ikatlo, bahagi ng pagsasagawa at pagsasabuhay ng pambansang dambana ng Gospel of Inclusion tuwing araw ng Linggo sa ikapito at ikasiyam ng umagang banal na misa, may inaanyayahan tayong professional sign language interpreter para sa mga kapatid nating kabilang sa mga differently abled. Kaya kung kayo may mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na differently abled na nangangailangan ng sign language, alas 7 at alas 9 ng misa tuwing araw ng Linggo, kayo po'y inaanyayahan. Ika-apat, bahagi po ng aming katapatan at ng pagpapasalamat sa inyo ng pambansang dambana, ang aming pangakong magre-report sa inyo ng ating mga collections. Narito po ang ating collection nitong mga nagdaang Linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikalima, sa darating pong 23 ng Enero, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Padre Pio, ang ating mga healing mass na may liturhiya ng pagpapagaling at paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at sa 5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura paroko at rektor ng pambansang dambana, kami nagpapasalamat. Patuloy na humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa ating mga gawain dito. Inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at tumulad sa kapakumbabaan ng batang si Jesus. Salamat sa Diyos.